teritoryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition. And we're broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ikasyam sa buwan ng Abril taong 2024 at ngayon po ay ating ginugunita ang Araw ng Kagitingan o Day of Valor. Sa ating mga headlines, ilang aktibidad nakahanay na ngayon para sa paggunitangan ng Araw ng Kagitingan o Day of Valor at si Pangulong Marcos pangungunahan naman ng ilan sa mga seremonya. Ang El Nino phenomenon naman humina na, subalit patuloy pa rin mararamdaman ang epekto nito hanggang sa buwan ng Mayo. Pamahalaan, sinasabing walang natatanggap na ulat na may mga banta sa buhay laban kay dating Congressman Arnie Tabes. Samantala, update naman, nasa siyam na overseas Filipino workers ang kumpirmadong nasugatan sa tumamang 7.4 magnitude na lindol doon sa Taiwan ayon sa kumpirmasyon ng Department of Migrant Workers. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pinabulaanan ng delegasyon ng China na nakakasira sa coral reef sa bahagi ng West Philippine Sea at sa overfishing kaugnay doon sa paglalagay ng payaw sa Rusul Reef. Nasa anim na pong kabahayan naman nasunog sa Barangay Sambag 2 sa Cebu City. 7 po na mga ektarya ng kagubatan daw at 3 barangay tinamaan ng malaking sunog naman sa may Uslob, Cebu. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, si Prime Minister Netanyahu ng Israel may plano na para daw sa pag-atake sa bahagi ng Rafah, habang ilang gimmick naman isinagawa doon sa Estados Unidos sa pagsapit ng solar total eclipse. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, aasahan pa rin ang napakainit na temperatura ngayong araw. Pinakamainit ay aasahan dyan sa may area ng Pangasinan, particular na sa siyudad ng Dagupan na nasa 44 degrees Celsius. Ang sumusunod, mga kabombo, ay yung Puerto Princesa City dyan sa Palawan na nasa 43 degrees Celsius. Maging ang Aburlan, Palawan ay 43 degrees Celsius din ang aasahan. Bacnotan, La Union, 42 degrees Celsius. Tuguegarao City, Cagayan, 42 degrees Celsius. Zamboanga City, 42 degrees Celsius. Apari, Cagayan, 41 degrees Celsius. Yung Sinait, dyan naman sa lalawigan ng Ilocos Sur, nasa 41 degrees Celsius. Yung Clark, sa lalawigan ng Pampanga, 41 degrees Celsius din. At sa Occidental Mindoro, ay may tatala pa rin ang 41 degrees Celsius na init ng temperatura. Habang sa Cotabato City, ay may 41 degrees Celsius at ang Metro Manila naman ay nasa 40 degrees Celsius. Samantala naman, patuloy na humihina na ang El Nino phenomenon sa Tropical Pacific Ocean. Subalit mararamdaman pa rin ang epekto nito hanggang sa buwan ng Mayo. Ayon sa State Weather Bureau, makakaranas ng meteorological drought ang 19 na probinsya sa Dakong Luzon, 11 sa Visayas at isa naman sa Mindanao. Habang nasa 13 probinsya naman ang makakaranas ng dry spell at 15 probinsya naman ay dry conditions ang mararanasan. Ilang mga probinsya at bayan naman ang inilagay na sa state of calamity, kabilang po dyan ang buong Occidental Mindoro, 6 na bayan sa Mimaropa, 1 bayan sa may Cordillera Administrative Region at 1 syudad naman doon sa may Zamboanga Peninsula dahil pa rin sa epekto ng El Nino. Ang ilan na parte naman ng bansa ay makakaranas ng bilo o mas mababa pa sa normal rainfall conditions ngayong Abril. Nangangahulugan ito na mas maraming probinsya pa ang makakaranas daw ng drought. Samantala, mayroon namang 60% na tsansa na mag-develop ang La Nina phenomenon sa June, July, August season. Sa mga karagdagan nating balita, magkakasabay na nagpatupan ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes. Kaninang alas 6 nga ng umaga, mga kabombo, ipinatupad ang dagdag na 1.10 o piso at 10 sentimos sa kada litro yan ng gasolina.
Meron namang 1.40 o piso at 40 sentimos na pagtaas para sa kada litro ng kerosene. Habang ang diesel ay mayroong 1.55 o piso at 55 sentimos para sa kada litro ang kanilang ipinatupad na pagtaas. Ito na ang tatlong linggo o ikatlong linggo na magkakasunod na nagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Ayon nga sa Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, nang sanhi nang nasabi na naman na pagtaas ay ang paglawak ng labanan doon sa Israel at doon sa kanilang katunggaling Hamas, ganun din ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refineries sa bahagi naman ng Russia. Sa ibang balita, pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paniniwala ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na may banta sa kanyang buhay, kaya nagtatago siya sa ibang bansa sa ambush interview doon sa Bacolod City. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala namang natatanggap na ulat ang pamahalaan na may banta sa buhay ni Teves, kaya't walang dahilan para matakot itong umuwi ng Pilipinas. Giit pa ng Pangulo na si Teves lamang ang natatakot para sa sarili nito. Muli namang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Teves na magiging patas ang proseso ng gagawing paglilitis sa korte. Kung maalala nga, dalawang beses nang humiling ng political asylum si Teves sa May Timor-Leste matapos na magtago doon dahil sa kinasasangkutang kaso sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam na iba pang katao. Kaugnayan, pakinggan natin ang bahagi na naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The same thing. Wala naman kami sa lahat ng mga sinasabi ni Ami Teves na takot siya sa buhay niya. Wala kami report na gano'n. Walang nagbabanta sa buhay niya. Bahagi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay pa rin si kaso ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Iniyak ng pinuno ng World Food Program ang kanilang suporta para sa Pilipinas sa gitnayan ng pagsisikap ng administrasyon na labanan ang kagutuman. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang buong pagkikiisa ng Pilipinas sa layunin ng World Food Program. Ang pagtitiyak ay ginawa nga ng punong ehekutibo sa kanilang naging pagpupulong sa Palasyo Malacañang ni Cindy McCain, ang Executive Director ng World Food Program. Sa naturang pulong mga kabombo ng chief executive at ng naturang bisita, tinalakay ng dalawa ang mga kailangang pagtuunan ng pansin upang wakasan ang kagutuman dito sa ating bansa. Pinasalamatan naman ito ng Pangulo kasabay ng pagpapahayag ng pakikiisa ng Pilipinas sa mga layunin ng naturang organisasyon. Sa mga nakaraang pagpapahayag nga, ang Pangulo ay nagsabi na rin na isang cohesive approach ang kinakailangan para sa pagtugon sa gutom at hanggat maaari ay maiwasan ang duplication ng feeding program ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang lahat ay mabigyan ng kaukulang tulong. Bombo International News. Ibinunyag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mayroon ng petsa ang kanilang pag-atake doon sa May Rafah City sa Gaza. Sa kanyang inilabas na video ay sinabi niyang tuloy-tuloy na daw ang kanilang pag-atake at hindi na sila magpapapigil pa sa anumang bansa. Hindi naman ito binanggit kung kailan ang petsa ng nasabing pag-atake. Kung magugunita, maraming bansa ang nakiusap sa Israel na huwag nang lusubin ang Rafah City dahil madadamay dito ang nasa 1.5 milyon na Palestino doon na nagtungo dahil yan sa patuloy pa rin na kaguluhan. Naglatag naman si CIA Director Bill Burns ng mga proposal o panukala para sa tigil putukan sa Gaza at pagpapalayan ng mga bihag. Ang pinakahuling proposal nga ay ibinanggit nito sa ginawang pagpupulong sa Cairo, Egypt. Kabilang dito ang paghihikayat sa Israel na palayain ang mga nakakulong na Palestino kapalit ang bihag na hawak ng Hamas mula pa noong Oktubre 7 ng nakalipas na taon. Kasama sa mga nagbigay ng mga suwestiyon ay ang mga opisyal ng Qatar, Egypt at Israel.
Sa panigdaman ng Hamas ay kanilang pag-aaralang mabuti ang mga panibagong proposal na ito. Inanunsyo naman ng U.S. State Department na mayroong 304 na mga aid trucks ang nakapasok na doon sa Gaza. Sinabi ni State Department spokesperson Matthew Miller na ito na ang pinakamaraming bilang ng truck na nakapasok sa Gaza sa loob ng isang araw lamang mula nang magsimula ang labanan. Umaasa ito na mayroong mahigit 300 na mga aid trucks pa ang papasok sa kada araw. Magugunita noong nakalipas ng Linggo ay inaprubahan na ng Israel ang pagbubukas pa ng karagdagang mga borders para yan sa pakiusap na rin ni U.S. President Joe Biden at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa pagpasok ng mga aid trucks para matulungan ang mga Palestino na nangangambangang makaranas ng matinding kagutuman dahil pa rin po yan sa kaguluhan doon sa pagitan ng Israel at ng militanteng Hamas. Samantala, sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, magkakaibang gimmick ang ginawa ng mga mamamayan ng Estados Unidos, Mexico at Canada habang dumaan ang total solar eclipse nitong madaling araw ng Martes sa Pilipinas. Sa ginawang doon sa Russellville, Arkansas ay nagsagawa ng mass wedding bago ang total eclipse na tumagal doon na mahigit 4 minuto. Nagkaroon din ng magkabilang wedding proposal sa iba't ibang bahagi ng US bago ang total eclipse. Nagkaroon naman ng viewing party sa mga park ng Mexico at Canada para makita ang pambihirang total solar eclipse. Kahit na may banta ng sama ng panahon, ay hindi nagpatinag ang nasa 32 milyong katao na mga mamamayan doon sa Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, at gayon din sa Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire at Hampshire at Maine para makita ang total solar eclipse. Nagdulot din ng pagbaba ng temperatura sa maraming lugar doon sa US noong kasagsagan po yan ng total eclipse, habang ang ilang mga scientist naman ay nagsagawa ng mga pag-aaral sa kasagsagan niyan ng total eclipse. Muling magkakaroon naman ng total solar eclipse sa Agosto 22 yan ng taon ng 2044. Pero ito ay makikita sa North Dakota, Montana at sa may Northern Canada. Balik sa mga balita sa Pilipinas. Ang Philippine National Police ay kinikilala at binibigyang pugay ang kabayanihan ng lahat ng mga pulis ngayong araw ng kagitingan. At 16 na World War II Filipino veterans ay ginawaran naman ng U.S. Gold Cross Medal ng Department of National Defense at ng Philippine Veterans Affairs Office. Yan at iba pang mga balita. May balita si Bombo Marlene Padernos. Nagbigay pugay ang Philippine National Police sa naging kabayanihan ng bawat miyembro ng kapulisan na handang magsakripisyo ng kanilang sariling buhay para sa pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin sa ating bayan. Ito ang naging mensahe ng pambansang pulisya sa katauhan ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo ngayong araw ng paggunita ng 82nd anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Punto ni Fajardo, ang araw na ito ay hindi lamang pag-alaala sa mga bayani ng nakaraan, kundi pagkilala na rin at pagbibigay pugay sa kapulisan na walang sawang naglilingkod para sa bayan. Kasabi nito ay muli rin binigyang diin ng opisyal ang ibinahaging mensahe ni Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil sa buong hanay ng pulisya na palaging piliin na gumawa ng tama at patuloy na gampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad at dedikasyon para sa kapakanan at kaligtasan ng mamamayan sa ilalim niya ng bagong Pilipinas. On the part of the PNP po, ay bibigyan po natin ng recognition yung mga kapulisan po nating nagpamalas ng mga kagitingan. Just recently, over the weekend, may isa na naman po tayong police na nasugatan during sa isang encounter po, particularly yung miyembro po ng Special Action Force. So far naman po ay out of danger na po yung ating kapulisan, but these are the classic example po ng mga kagitingan ng ating mga police at we want to honor them. Sabi nga po ng ating CPNP, paulutuloy niyang sinasabi, sa bagong Pilipinas po, ang gusto po ng police, ligtas tayong lahat.
Samantala, bukod naman sa paggunita ng 82nd anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, ay pinagdiriwang din ngayon ang Philippine Veterans Week 2024 na pag-ibigay pugay din sa mga bayaning Filipino veterans na matapang na nakipaglaban noong panahon ng World War II. Kaugnay nito ay nasa 16 na mga natatanging Pinoy naman na nag-alay ng kanilang buhay noong panahon ng 2nd digmaang pandaigdig ang ginawaran ng parangalan Department of National Defense at Philippine Veterans Affairs Office. Sa pangunguna ni na Philippine Veterans Affairs Office Administrator Undersecretary Reynaldo Mapago at Defense Undersecretary for Civil Veterans and Reserve Affairs Pablo Lorenzo ay ginawaran naman ito ng United States Congressional Gold Cross Medal na ipinagkakalob naman sa mga natatanging individual na malaki ang naiambag sa kasaysayan, kultura at siyensya ng Amerika. Ito sa mga World War II Filipino veterans ang namubuhay pa. Habang ang siyam naman na iba pa ay pawang mga sumakabilang buhay na binigyan naman ng posthumous awards. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio! Bombo! Sa karagdagan pang balita, hinamon ni House Deputy Minority Leader Franz Castro si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ na itigil na ang pagiging feelingero daw nito at harapin ang mga kaso laban sa kaniya. Ayon kay Castro, kung talagang walang kasalanan si Quiboloy sa mga paratang sa kanya dito sa Pilipinas maging doon sa Amerika, harapin niya lahat ang mga ito. Sabi ni Castro, sa patuloy na pagtatago daw ni Quiboloy, patunay na guilty ito sa mga aligasyon laban sa kanya. Wala rin na niyang karapatan ang naturang pastor na mag-demand ng mga kondisyon kapalit ng paglantad at pagharap nito sa kanyang mga kinakarap na kaso. Sa pinakahuling statement ni Quiboloy, sinabi niyang haharapin lamang nito ang kanyang mga kaso dito sa Pilipinas kung hindi makikialam ang Amerika, partikular na ang United States Federal Bureau of Investigation, Central Intelligence Agency at U.S. Embassy. Matatandaan nga na si Quiboloy ay matagal nang wanted sa Amerika at noong taong 2022 deklarado siya bilang most wanted suspected sex trafficker doon sa Estados Unidos. Update naman tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa kalagayan ng ating mga kababayang overseas Filipino workers dyan sa Taiwan. Umakyat na kasi sa siyam ang bilang ng mga overseas Filipino workers na kumpirmadong nasugatan dahil naman sa tumamang malakas na 7.4 magnitude na lindol doon sa Taiwan nitong Abril at 3 taong kasalukuyan. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na lahat ng siyam na nasugatang Pilipino ay nalapatan na ng lunas at kasalukuyan nagpapagaling. Sinabi din ng Department of Migrant Workers, Migrant Workers Office doon sa Taipei na kanilang minomonitor ang kalagayan at kalusugan ng mga nasugatang overseas Filipino workers. Nag-deploy na rin ang Department of Migrant Workers ng 6 na miyembro ng kanilang augmentation team para matugunan ang pangangailangan ng tinatayang 5,000 overseas Filipino workers doon sa Hualien County na epicenter ng naturang pagyanig at pati na sa mga karating pang lugar. Magbibigay ang naturang grupo ng psychosocial at mental wellness support para naman sa mga manggagawang Pilipino na nangangailangan nito. Matatandaan na tumamang malakas na lindol doon sa may East Coast ng Taiwan bago mag-alas 8 ng umaga nitong Miyerkules. At Abril at 3 po yan mga kabombo, batay sa local officials ay pinakamalakas na lindol na yan na tumama sa naturang teritoryo sa nakalipas na 25 taon. Sinuspindi naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagbibigay ng karagdagang 10,000 slots para sa Transport Network Vehicle Service units dahil yan sa pagtutol ng ilang transport groups. Ayon kay LTFRB Chair Chofilo Guadis III, magiging epektibo ang pagpapaliban nito hanggang sa matukoy ng ahensya ang sapat na bilang ng TNVS na kailangan dito sa Metro Manila. Anya,
ang maximum capacity para sa TNVS sa rehiyon ay 65,000 sasakyan noong nakalipas yan na administrasyon. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chair Teofilo Guadis III. Ang kagustuhan sana namin ay dito muna because this is just a pilot study. We would like to see exactly kung ano ba yung saturation point before we can say that there is ample supply of motorcycle taxi. But in deference to the House of Representatives, Committee on Metro Manila Development and the order of the Secretary, lahat po itong 8,000 slots na ito will be made outside of Metro Manila. Bagi po yan ang pahayag ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Samantala, una nang ang sinabi ni Guadis na hindi negatibong makakaapekto ang karagdagang 10,000 na TNVS slots sa mga pampasaherong jeep at tricycle at makakatulong umano ito para mas maging epesyente pa at convenient ang transportation system. Subalit, ilang transport groups ang tumutol sa inisyatibang ito dahil maaari umano itong makapagpalala pa sa mabigat na daloy ng trapiko sa rehiyon. Dinasa naman ang Laguna Lake Development Authority ang pinapataw na multa at yan ay para dun sa mga kumpanyang madidiskubre na nagtatapon ng kanilang basura na nagre-resulta naman ng water pollution dyan sa naturang area ng Laguna de Bay at nasa 10,000 pesos hanggang 11,000 pesos kada araw ang ipapataw na multa. Ito ay batay sa bisa ng Board Resolution 643 kung saan ay binanggit dito ang BR 404 na nilagdaan noong 2011 na nagadap naman sa multa at parusang ipinapataw. Yan ay sa ilalim ng Section 28 ng Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004. Ayon nga sa board, bilang pagtalima sa mga probisyon sa ilalim ng nasabing batas, inadap nila ang pagtaas ng arawang multa ng 10% o katumbas yan nang aabot sa 11,000 pesos. Sinabi din ng board na maaring patawan ng pagtaas sa multa ang mga nagawang paglabag mula June 17, 2011 hanggang October ng nakalipas po na taon 2023. Samantala, kumuha naman tayo ng pag-uulat mula dyan sa may Senado. Si Senator Risa Ontiveros, sinamon si Pastor Kibuloy na lumabas na sa lungga at harapin ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Kaugnay niyan, may kabuang pag-uulat si Bombo JC Galvez. Muling inamon ni Senate Committee on Women Chairman Risa Ontiveros, si Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy na lumabas na sa kanyang lungga at harapin ang mga aligasyong ibinabato sa kanya. Ang hamon ni Ontiveros ay matapos na maglabas ng panibagong audio message si Kibuloy na iniulat ng SMNI News. Iginit ni Ontiveros na hindi maitatago ng audio ang takot ng pastor matapos na umalingasaw ang katotohanan. Tinuligsapan ni Ontiveros ang ginawang pagsira ng pastor sa Senado at sa mga lumutang na mga testigo. Hamon ni Ontiveros na kung talagang matapang si Kibuloy, ulitin niya ang lahat ng kanyang mga sinasabi sa loob mismo ng Senado. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman na itago ng audio file ang takot ninyo mula nung umalingasaw ang katotohanan. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatan siraan ang Senado at ang mandato nito. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng mga sinabi mo tungkol sa Senado, dito sa Senado. Make your words of record. Record your shameless audacity in history. Patunayan mo, ganyang pa ring kabastos ang mga salita mo pagkaharap mo na kaming mga senador. Hindi ka namin uurungan. Tuloy ang hearing ng Committee on Women kahit wala ka. Nanawagan naman si Senator Francis Tolentino na irespeto ang karapatan ni Kibuloy. Sa pulong balitaan,
Sinabi ni Tolentino na available naman ang mga kaso ni Pastor Quibuloy at maaari naman siya magbiyansa sa korte. Maaari rin anyang maghain ng motion to quash ang kampo ni Quibuloy para mapawalang bisa ang warrant of arrest at hayaan na lamang ang mga abogado na ang gumawa nito. Payo pa ni Tolentino na may proseso sa batas na dapat respetuhin ni Numan. Kung hindi ma-serve yung warrant, can avail of Article 150 of the Revised Penal Code, which will lead to another issuance of a warrant coming from the Regional Trial Court, which is also, at the same time, quashable and bailable. So maraming legal options. So hayaan natin sigurong i-exercise niya yung karapatan niyang legal at igalang natin yung kung ano yung hakbangin niyang gagawin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pinabulaanan ng gobyerno ng Pilipinas ang alegasyon ng Chinese Communist Party na nakakasira sa mga coral reef dyan sa West Philippine Sea at nagdudulot ng overfishing ang inilagay ng Pilipinas na fish aggregating device o yung tinatawag na payaw sa may area ng Rusul Reef dyan sa may Recto Bank. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera, ito ay hindi totoo dahil ang mga payaw ay floaters lamang na puno ng palm fronds na nakakabit sa isang linya. Ang mga ito, mga kabombo, ay nakakaakit doon sa maliliit na isda na nakaka-attract naman ng malalaking isda na hinuhuli ng mga mangingisdang Pilipino. Liban pa rito, sinabi ni Briguera na nakakatulong ang mga payaw na makatipid ng fuel ang mga mangingisda dahil hindi nakakailanganin pa ng mga ito na maglibot para makahuli ng isda sa ilan pang parte ng karagatan. Kung maalala, mga kabombo, nung nakalipas na Abril 4 ay sumama ang ilang mangingisdang Pilipino sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard na maglagay ng 10 payaw sa may Rusul Reef sa kabila pa ng panghaharas na ginagawa ng Chinese Coast Guard. Kumuha naman tayo ng karagdagang pag-uulat. Ang Anti-Money Laundering Council mahigpit ngayon na binabantayan ang mga illegal na transaksyon mula sa casino at pogo. Kaugnay niyan, may kabuang pag-uulat si Bombo Jovino Galang. May mahigpit na ugnayan ang Anti-Money Laundering Council sa Philippine Gaming Corporation o PAGCOR para matiyak na malinis ang perang pumapasok sa mga junket casino operators. Ayon kay Attorney Matthew David, ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, na may mga ilang panuntunan silang inilabas sa PAGCOR para sa nasabing monitoring ng mga operators. Kailangan po ipagpatuloy ng PAGCOR yung pag-conduct nila ng customer due diligence over junket operators and players. Pag nag-violate itong junket operators and players sa rules and regulations ng PAGCOR, they should also conduct enforcement actions. Meaning, kailangan sila mag-impose ng sanctions over these junket operators and players, including the casino. PAGCOR mag-check ng compliance, mag-examine ng compliance ng mga casino at junket operators sa rules and regulations ng PAGCOR. Kung di tumupad sa rules and regulations ng PAGCOR regarding AML-CTF rules and regulation, mag-file ng appropriate kaso, mag-impose ng appropriate sanctions. Titiyak nito na nababantayan ang mga illegal na nagpapasok ng pera sa bansa at ang mga ito ay kanilang nasasampahan ng kaukulang kaso. Ay may mga napatawan na ng mga sanctions at mga penalties ng mga covered persons or casinos na hindi nag-i-implement ng appropriate CDD measures and appropriate transaction monitoring measures. Meron po tayong tinatawag na NACC, yung National AML-CTF Coordinating Committee, headed by the Executive Secretary. Sa NACC po na yan, may strategic objectives po tayo. Isa po doon yung compliance po with the remaining action items relisting. Kasama po ito. At inuutusan po ng ating Executive Secretary or the Office of the President na lahat ng mga agencies involved in addressing all these strategic deficiencies, including this one, ito pong AML-CTF controls over casino junkets, ay kailangan mag-implement ng measures or to ensure that these controls are being implemented.
Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo! Aras natin 28 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Isinara ng hindi isinasara ng pamahalaan upang gawing long-term solution ang desalination at matiyak na di makakaranas ng kakulangan sa tubig yung ating mga lugar dito sa bansa, lalo na sa panahon na hindi pa natatapos ang El Nino phenomenon. Ito nga ang naging pahayag ng Task Force El Nino, partikular na ng kanilang tagapagsalita at si Assistant Secretary Joey Villarama. Sarap na rin ang pagpupursigi ng administrasyon na matiyak ang water security dito sa ating bansa. Ayon nga kay Villarama, marami ang nagtatanong sa kanya kung maaaring tularan ang iba pa mga bansa kagaya ng India na gumagamit ng desalination. Sinabi ni Villarama na may kamahalan ang desalination, subalit hindi naman anya ganap na inaalis ng pamahalaan ng ganong konsiderasyon sa long-term solution ng gobyerno kung ang pinag-uusapan ay seguridad sa tubig at yan ay may prosesong pagdadaanan yung pagtanggal ng asin at iba pang sediments at mineral mula sa tubig at maaasahang opsyon para naman sa pagpapaunlad ng maaasahang supply ng malinis na tubig. Muling nanindigan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi na po papalawigin pa ang PUV o Public Utility Vehicle Consolidation kapag nagpaso na ang April 13 na deadline. Kaya't hinihimo kayo ng ahensya ang public utility jeepney operators na hindi pa nakapag-consolidate na samantalahin ang pagkakataong ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na extension para sa consolidation. Sad pa ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na hindi napapayagang mag-operate ang mga hindi nag-consolidate ng prangkisa kapag natapos na ang ibinigay na palugit. Kaugnay niya, narito pa ang karagdagang paalala ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Again, I have to reiterate, hanggang April 30 na lang po ito. We need to consolidate because that's the first part of the modernization program before the fleet management book. Ang naging pahayag nga na ito ng ahensya ay sa gitna na rin ng patuloy pa na pagtutol ng ilang transport group. Kabilang na dyan ang grupong Manibela sa consolidation ng mga prangkisa kung saan plano nga ng grupo na maglunsad ng 2 pa na kilos protesta bago ang nakatakdang deadline sa Abril at 30. Samantala, mayroong 12,246 na mga law graduates ang nagparehistro para naman sa 2024 bar examination. At nga sa Supreme Court, ito ang kabuuang bilang ng mga naitala matapos ang itinakdang deadline for application para naman kumuha ng 2024 bar examination noon pang Abril 5. Patuloy naman na pinoproseso na sabing bilang para malaman kung ilan ang first-timers, repeaters at makailang ulit na na nag-take ng bar examination. Isa sa gawa ang digitalized bar examination sa September 8 at 11, ganun din sa 15, 2024 sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Gaya anya ng nagdaang 2023 bar examination, mayroong 6 na core subject na hinati sa 3 araw na mga pagsusulit. Posible naman na magkaroon ng kakapusan daw sa supply ng bakuna kontra sa pertussis sa buwan ng Mayo sa gitna yan ng outbreak ng nakakahawang sakit sa ilang parte ng ating bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, sa kasalukuyan, mayroong sapat pang supply ng pentavalent vaccine ang bansa na nagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na pertussis, gayon din sa diphtheria, tetanus, hepatitis B at hemophilus influenza type B. Sad pa ng kalihim na ang inisyal na inorder ng ahensya na 5-in-1 vaccine ay nakatakdang dumating sa Hunyo pa. Subalit dahil nga sa nakaambang maubos ng stock na bakuna sa buwan ng Mayo, posible daw na kailanganin na na mag-order pa ng lumang bersyon ng bakuna na tinatawag na DPT na kayang labanan ang diphtheria, tetanus at pertussis. Sa ngayon, ayon kay Herbosa, mayroong 890 na kaso ng pertussis
cases ang naitala na sa ating bansa simula noong Enero ng kasalukuyang taon, kung saan 80% dito ng mga kaso ay mga batang dinapuan na edad 5 pababa. Kaya't binigyang diin ng ahensya ang pagbabakuna para malabanan ang pertussis na ligtas naman at epektibo panlaban sa naturang sakit. Iced coffee time. It's Dunkin' coffee time. Ketchup time. Spanish latte time. It's Dunkin' coffee time. Right time. Hot brewed coffee time. It's Dunkin' coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' coffee time. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. At dahil nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay ginugunita ngayong araw ang Araw ng Kagitingan o Day of Valor, mahalagang balikan ang naturang mga kaganapan sa mga nakalipas na panahon at yan ay magpapatuloy daw hanggang sa mga susunod na henerasyon. Narito ang special report ni Bombo Joanna Martinez. Ika-9 ng Abril taon-taon nararanasan ng mga kabataan ang isang araw na walang pasok dahil ang araw na ito ay idineklarang holiday. Isang araw ng pagrespeto o pag-alala sa Araw ng Kagitingan o kilala rin bilang Araw ng Bataan. Ngayon ang 82 na anibersaryo ng Day of Valor o mas kilala natin sa tawag na Araw ng Kagitingan. Ito ay isang pagtalima sa Pilipinas kung saan ginugunita ang pagbagsak ng bataan noong 9 ng Abril 1942 sa kasagsagan ng 2 digmaang pandaigdig. Ito ay upang gunitain ang kababayan at sa kripisyo ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan, particular na ang paggunita sa Bataan Death March noong World War II. Pero ano nga ba ang kahulugan nito sa pananaw ng mga kabataan ngayong ilang dekada na ang nakalilipas? Ayon sa ilang mga kabataan, ito ang araw ng kanilang inaalala ang mga bayani sa ipinakita nitong mga katapangan para ipaglaban ang kalayaan ng bansa. Ito raw ang araw ng mga veterano na nagsakripisyo para sa mga Pilipino. Samantala sa pananaw naman ng guro, ang araw na ito ay isang pagkakataon upang magbigay diin sa mga estudyante ang kahalagahan ng kasaysayan at mga aral na nakukuha mula rito. Araw ng Kagitingan, kung saan ito ay pagbagsak ng bataan at korehedor sa kamay ng mga Japanese. Patuloy at patuloy natin dapat ialalahanin ang ganitong kasaysayan dahil napaka-importante ng ganitong kasaysayan para sa ating mga namatay na bayaning Pilipino, nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Para ba maging modelo ng ating mga henerasyon sa panahong ngayon. Kahit na lumipas ang panahon, ang alaala ng mga bayani at kanilang kagitingan ay patuloy na nananatili. Ang kagitingan sa mga kabataan ay hindi lamang limitado sa mga kilalang bayani dahil sa modernong panahon, ito ay kanilang nakikita sa mga simpleng tao at maging sa kanilang mga sarili. Feeling ko, ako po. Kasi kagaya po ngayon, bumagsak po sa prelims, pero hindi po susuko. Tuloy lang po tayo ng pag-aral at sa susunod po na quiz na po exam, papasa po natin yan. Siguro yung mga organisasyon ngayon na parang world scientists po na nagipaglaban para sa wala sa jeepney face out, ganyan sa mga magsaka, siguro sila po yung nakikita ko kung ehemplo ng parang kahit natatalo sila, lumalaban pa rin. Okay. Ayun po si Lenny Robredo po na patuloy pa rin po siya na hanggang ngayon na lumalaban para sa magandang kinabukasan ng mga kabataan at ng mga kapwa Pilipino natin na kahit ngayon nawala na siya sa pwesto, is patuloy pa rin po siyang nagbibigay ng liwanag sa ating mga tao po. Ngunit sa kabila ng kahalagahan ng Araw ng Kagitingan, may iilan pa rin sa atin ang nakalilimot na sa sakripisyo ng mga veterano habang ang iba naman ay wala pa talagang alam dahil sa kanilang murang edad. Kung kaya't andito pa rin ang mga guro na palaging handang umalalay at gumabay sa atin. Pero meron po kaming mga GC, ito po ay aming ifino-forward or nagbibigay po kami ng mensahe sa aming mga mag-aaral kung ano po ang kahalagahan ng paggunita sa Araw ng Kagitingan. Bakit sila ay walang pasok? Kasi ako ngayon nasa grade 3,
department na, so medyo mura pa ang kaisipan nila para sa ganitong okasyon, pero sa pamamagitan ng aming pagbibigay ng mahahalagang impormasyon ay malamang may matututunan ng ating mga mag-aaral. Patuloy at patuloy natin itong ituro sa kanila ang kahalagahan ng pagiging bayaning Pilipino. Bilang Pilipino, mahalagang maunawaan na ang Araw ng Kagitingan ay hindi lamang simpleng pagdiriwang o pagpapahalaga sa mga veterano ng digmaan. Ito ay pati na rin ang pagtanggap sa hamon kagaya na lamang sa nangyaring Fall of Bataan na inabot ng matagal na labanan sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino laban sa mga Hapones. Hindi man ito nagtagumpay noong una, ngunit nagsilbi naman itong inspirasyon sa lahat na nagwawagi pa rin ang nagpapatuloy, nagkakaisa at lumalaban sa buhay. Kaya mensahe sa mga kabataan, huwag sanang kalimutan na ang Araw ng Kagitingan. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Nasa 60 kabahayan ang nasunog doon sa may Barangay Sambag 2 dyan sa Cebu City. 70 hektarya naman ang kagubatan sa 3 barangay at iba pang lugar dyan sa lalawigan ng Cebu ay naitala din ang insidente ng sunog. May balita ang Bombo Radio Cebu. Isang malaking sunog ang sumiklab sa Barangay Sambag 2 sa Cebu City kahapon Abril 8, 2024 at natupok ang hindi bababa sa 63 kabahayan kung saan hindi bababa sa 7.5 million na halaga ng ari-arian ang natupok ng nasabing sunog. Itinaas din ito sa ika-4 na alarma na ibig sabihin lahat ng fire truck mula sa Metro Cebu ay kinakailangan para mapula ang apoy. Sa kabilang banda, mabilis din na natupok ng malaking apoy ang kabundukan ng bayan ng Uslob, Southern Cebu noong Sabado ng gabi, Abril 6, 2024. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team, kay Fire Officer 1 Christian Maturan, investigator ng Uslob Municipal Fire Station, natukoy na nagsimula ang sunog sa hapon at umabot ng madaling araw bago ito tuluyang napula. At naging sanhi na kumalat ito sa 70 hektarya ng damuhan na sumasakop sa 3 barangay na nasabing bayan. Dagdag pa ni Maturan, naapektuhan ng forest fire ang hinterland parts ng Barangay Poblasyon, Barangay Kanyang, Barangay Kalumpang at Daan Lungsod. Natukoy na nagsimula ang operasyon alas 8:30 ng gabi at idiniklarang under control pasado alauna ng madaling araw at opisyal na idiniklara na fire out ng umaga ng Linggo, Abril 7. At tinatayang nasa 100,000 pesos ang pinsala ng nasabing sunog. Sa kasulukuyan, inaalam pa ng fire investigator ang sanhi ng sunog. Base po sa initial investigation naman, meron po tayong na 3 barangay na na-involved dito, which is Sityo, Barangay Sityo Bundo, Barangay Daan Lungsod, Barangay Kalumpang at Barangay Kanyang. Bale, 3 barangay ang involved natin. Debated damage po natin 100,000 more or less. Ating napakinggan si Fire Officer 1 Christian V. Maturan, ang investigator ng Uslob Municipal Fire Station. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang suspect naman sa pagbaril patay sa isang pulis na nagsasagawa ng surveillance sa Iloilo, namatay rin matapos na nanlaban daw sa mga operatiba sa hot pursuit operation. Kaugnay niyan, tinutukan niyan ng Bombo Radio Iloilo. Nasawi rin ang suspect na bumaril patay sa isang pulis sa bayan ng Pototan, Iloilo matapos itong nanlaban sa mga operatiba na nagsasagawa ng hot pursuit operation. Ang suspect na ito ay si Michael Solis, residente ng Barangay Pulutan, Pototan, habang ang pinaslang nito na police officer kahapon ay si Police Corporal Rayo Manero na isang intelligence operative ng Pototan Municipal Police Station. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Rolando Araño, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nitong mismo ang pamilya ng suspect ang nakipag-ugnayan sa mga polis para mahuli ito kasunod ng nangyaring pagpatay nito sa isang police personnel. Nang isinagawa naman ang hot pursuit operation sa Barangay Sohoton, Barotac Nuevo, Iloilo kagabi, nanlaban umano ang suspect at nabaril pa ang isang operatiba ngunit hindi napuruhan dahil nakasuot ito ng bulletproof vest. Napilitan ng otoridad na barilin rin ang suspect at natamaan ito sa balikat at likod na dahilan ng kanyang pagkamatay bago nito napag-alaman
lamang may kasong frustrated murder ang suspek na sa drug watch list at inirereklamo rin nagpapaputok ng baril sa kanilang barangay. Na-operate natin yung subject through hot pursuit operation at nahuli natin. Unfortunately, lumaban po ito at yun, na pilitan po yung mga kasama natin, yung mga operatiba natin na gumanti, no? At the same time, pumutok din, no? Nung nalaman niya na yung mga kapulisan is nandun na sa area, no? Bigla po itong nanlaban. Actually, may isa po tayo ditong kasamahan na natamaan. Fortunately, mayroon siyang bullet vest kaya hindi siya napuruan. Tiniyak naman ng Iloilo Police Provincial Office na may maibibigay na tulong sa pamilya ng nasawing police officer na 8 taon na rin sa serbisyo. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Alos 5,000 titulo ng lupa para naman sa mga agrarian reform beneficiaries dyan sa Negros Occidental ipinamahagi ni Pangulong Marcos. May balita ang Bombo Radio Bacolod. Umabot sa 4,724 na mga Certificate of Land Ownership Awards o CLOA ang naipamigay sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Negros Occidental kahapon. Matapos ang ceremonial energization sa Cebu, Negros Panay, 230 kilovolts backbone project ng National Grid Corporation of the Philippines sa Bacolod City, si President Marcos ay agad na nagtungo sa Bago City Coliseum upang ipamahagi ang mga land titles. Kasama nito sa pamigay ng land titles si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Umabot naman sa 2,550.39 hectares ang lupang kabilang sa nasabing CLOA na ipinamahagi sa 2,797 na mga ARBs. Maliban sa pamimigay ng titulo ng lupa, ang presidente ay namahagi rin ng halagang 69 million pesos na farm equipments at support services para sa mga ARBs. Napagalaman na madaming mga comprehensive agrarian reform program beneficiaries ang hindi nakapagsaka sa kanilang natatanggap na lupa dahil sa kakulangan pinansyal. Ito ay nagresulta naman upang paupahan ng mga ito ang kanilang mga lupa sa iba. Maliban sa mga binigay na benepisyo, wala na ding mabayaran ang mga ARBs dahil binayaran na ng gobyerno ang kanilang balanse sa bangko. Ayon kay Australia, sisikapin ng DAR na makapamahagi ng 100,000 land titles sa buong bansa bago matapos ng 2024. Isa naman sa marching order ni Pangulong Marcos ang mapabilis ang proseso sa pamimigay ng benepisyo. Ang ating pagtitipon dito sa Bago City ay patunay na ang inyong pamahalaan sa pangunguna ng Department of Agrarian Reform ay hindi tumitigil sa pagtupad ng aming pangako na mamamahagi ng mga lupang sakahan sa ating mga benepisyaryo. Ang halos 5,000 titulo ng lupa na ibibigay natin ngayon ay bahagi ng higit sa 11,000 titulo na ipapamigay ngayon natin ngayong taon sa ating mga magsasaka sa Negros Occidental. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman tiniyak na sapat ang supply ng bangus sa bansa sa kabila ng naitilang fish kill sa May Bulacan. Kaugnay niyan, may karagdagang impormasyon ang Bombo Radio Kawayan. Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na sapat ang supply ng bangus sa bansa sa kabila ng naitalang fish kill sa Bulacan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Regional Director at Bangus Focal Person Wilfredo Cruz ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagkaroon ng fish kill sa Bulacan dalawang araw nang nakakaraan at umabot sa 262 metric tons ang namatay. Nagkakahalaga ito ng 30 million pesos na may tuturing na nilang alarming dahil medyo malaki ang halaga ng mga namatay na isda. Umaasa naman sila na hindi na ito masusundan pa, gayunman kung lalo pang titindi ang init ang panahon na ay hindi malabong magkaroon muli ng fish kills sa ilang lugar. Sa kabila nito ay tiniyak niya na sapat ang supply ng isda sa bansa sa susunod na 3 buwan dahil batay sa kanilang monitoring ay marami pa ang isda sa mga palaisdaan. Ayon kay Cruz, ang fish kill ay dala ng mainit na panahon at kapag umiinit ang panahon ay kasabay din nito ang pagbaba ng dissolved oxygen na kaya nahihirapan ang mga isda. Para mapigilan ang fish kill ay pinapayuhan ang mga bangus producers na mag-early harvest kung malalaki na ang mga isda para
hindi naabutan ng mas matinding init ng panahon. Dapat ay palagian din ang pagpapalit ng tubig para hindi gaanong tumaas ang temperatura, at kung mag-stock naman ay katamtaman lang, dahil kung marami ang nagagawan sa oxygen ay nagbubunga ito ng fish kill. Dito sa Bulacan ay nagkaroon po tayo ng fish kill na 2 days ago. So umabot siya ng 262 metric tons na nakakahalaga ng 30 million. Medyo malaki siya. Balit sa ibang mga probinsya po ay may mga innovations naman silang ginawa na. Like yung iba po ay talagang pinaganda nila yan, pinalalim nila yung mga palaisdaan. At yung iba naman ang ginagawa nila, kung tumataas yung tinatawag nating tide level ay nagpapalit. Patubig sila, kung bababa ay nagbabawas din sila. So nagkakaroon sila ng water exchange para kahit paano ay mapababa yung temperatures. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Pagdami ng Chinese national doon sa lalawigan ng Cagayan ay pinaimbestigahan sa Kongreso. Alamin natin ang pag-uulat ng Bombo Radyo Tugigaraw. Pinaiimbestigahan ni Cagayan 3rd District Joseph Lara sa Kamara ang pagdami ng Chinese national sa lalawigan ng Cagayan. Sa House Resolution No. 1666 na inihain ni Lara, hinihimok nito ang kaukulang komite ng House of Representatives na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation sa 6,000 mga Chinese tourists o students na nasa lalawigan at nag-aaral sa iba't ibang universidad sa Tuguegarao City. Ayon kay Attorney Victor Casaway, Chief of Staff ni Lara, batay sa isinagawang serye ng konsultasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mamamayan ng probinsya, maituturing anya na banta sa seguridad ang pagdagsa ng mga Chinese dahil sa umano'y kaduda-duda nilang aktibidad na alimoy may mga military looking pa. Nakababahala ayon kay Casaway dahil maaaring ginagamit ng China ang pagiging estudyante o turista sa bansa para sa pang-e-espiya sa gitna ng tumitinding tensyon ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Casaway na LGU sponsored ng pamahalang panlalawigan at panlungsod ang mga Chinese na nagsimulang dumating sa lalawigan noong 2020. Bago po nag-submite, naghain ng resolusyon ng ating congressman na nagkaroon po ng mga series of meetings at may mga information po nakarating sa opisina ng ating congressman. In due time po ay mailalatag po natin yan para po mismong mga ahensya magsasabi at para ma-confront din natin yung mga people who are alluded to be in cahoots or pasimuno sa mga ganitong mga aktibidades. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radio, Bombo! At dahil nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, ngayon ay ginugunita ang Araw ng Kagitingan o Day of Valor, ay kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon. At yan ay ang Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines, si Ginong Eupemio Agbayani III. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang araw po sa inyo. Nais lamang po namin maitanong kung ano ba yung mga nakahanay na aktibidad na pwedeng subaybayan ng ating mga kababayan kasabay po ng paggunita ng Araw ng Kagitingan, at sino yung mga inaasahan natin na magpa-participate dito, Ginong Agbayani? Inaasahan po natin ang pagdating ng Pangulo sa commemorative rites na gaganapin po sa Dambanan ng Kagitingan sa Mount Samat, Pilar, Bataan. Dadaluhan po ito ng mga veterano at ng iba't iba po ng mga opisyal ng pamahalaan at mga kinatawan ng iba't ibang mga diplomatic posts sa Pilipinas. Ang tema po ng ating pagdiriwang ngayong umaga or ngayong araw ay pagpaparangal sa kagitingan ng mga veterano sa ligan para sa nagkakaisang Pilipino. Kaya po yung ating pong inaasahan na magkakaroon din po ng replication ng birthday ceremony sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, sa mga military shrines na pinapatakbo po ng Philippine Veterans Affairs Office at pa mga local government units. Bilang pakikisa sa pagunitan ito, NHCP po ay naglalabas sa kanyang Facebook page ng mga impormasyon tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas, mga videos from that period, mga readings of accounts during that period, at mga portraits po, mga bayani
na makipaglaban para sa ating kalayaan at depensahan ng ating bansa muna sa pananakop. So makita po natin ito sa Facebook page po, NHCP. Ininasa din po natin, ang PMAW din po ay nag-organize sa mga talks and activities bilang bahagi naman ng Philippine Veterans Week na nagsimula po noong April 5 at matatapos po ng April 11. Bukas po, April 10, ay magkakaroon din po ng pag-unita sa Kapas Tarlac para naman po sa Death March. Nagsimula po noong sumuko yung mga preso Pilipino at Amerikano sa Mataan. And kahit po yung local government ng Mataan province ay may mga inihanda din pong aktibidad. May nalit po ako na magkakaroon po ng parade para kunitain po yung bahagi ito ng ating kasaysayan. Mm-hmm. Personal po bang pupunta yung mga veterano at meron bang pagkakataon naman kung sakasakali, no? Dahil yung iba talagang may edad na at hindi na kaya ng kanilang katawan na makapunta, may mga alternatibong paraan ho ba? Halimbawa po pwede nilang mapanood yung live na kaganapan at iba pa, Ginong Agbayani. Hindi na po sila exclusively mga World War II veterans, but also veterans of other wars or other conflicts kung saan kinailangan ipagtanggol ang Pilipinas sa kanyang sarili. Dahil inaasahan po natin ang Pangulo na dumating, may malaking chance po na mapapanood po natin yung mga seremonya para ma-livestream itong mga kaganapan ito. And we also believe na magkakaroon po ng live streaming sa iba pang related activities para sa araw ng kaganapan. Okay. Si Bombo Everly Rico, ang aking katandem, may katanungan din, Bombo Ever. Okay. Ginoong Agbayani, ano po yung significance o kahalagahan naman ng okasyong ito ng Araw ng Kagitingan ngayong nasa makabagong panahon na po tayo at may iba na rin pong kinakarap na hamon ng ating bansa at natin pong mga Pilipino? Ang mga holiday po talaga ay designed para tumigil muna ang pang-araw-araw nating kilos at magkaroon tayo ng panahon para mag-reflect. No? Ngayon lang naman naiisip na ang holiday ay pang-ball at pang-beach. Ngayon, mas mahalaga more than ever na kunitain natin ang Araw ng Kagitingan dahil pagkaman wala namang mananakop na nagpapadala ng militar dito para ganap na sakupin at patayin tayo. No? Meron pa rin tayong mga hamon na hinaharap sa loob at labas ng bansa. Nariyan po yung issue ng West Philippine Sea, yung pagtatanggol po ng ating karapatan at soberanya sa parte nito. Bansa, nandiyan yung kahirapan, nandiyan yung sakit, nandiyan yung iba't iba pa mga issues. No? Mahalaga na magbilaan tayo ng panahon para gumitain ang Araw ng Kagitingan upang ipaalala sa atin na ang mga magigiting bilang naman yung mga ninuno natin. Tayo din ay pwedeng maging nagiting kung ating talaga pahalagahan yung ating kasaysayan at gagamitin itong inspirasyon para gumawa ng mabuti sa ating kapwa at sa ating mga kababayan. Magandang reminder din po ang Araw ng Kagitingan na may iba't ibang forma ng kagitingan. Maaring aware na tayo doon sa kagitingan ipinapamalas sa alabanan, sa battlefield, sa direktang pakikipagharap sa mga kalaban, mga mananakop, pagkipagbarilan lang yan, pagpapatay ng granada o ano man. Pero yung example na World War II, makita natin meron tayo mga magigiting na doktor at nurse at taong medical na gumamot sa mga sugatan at may sakit. Nariyan yung mga espiya na nirisk yung kanilang buhay para mag-gather information para sa pagpaplano ng mga susunod na paglusob sa mga kaaway. Nandiyan po yung mga opisyal ng gobyerno ng piniling magtago o pagtayo ng gobyerno sa kabundukan para tutunan yung governments na tinayo ng mga mananakop. And at the same time, meron din tayo mga government officials at that time na piniling pagpatulungan sa mga mananakop for the sake reconstruction yung effect ng invasion at occupation sa ating bansa. At nandiyan din po yung mga sibilyan na nagpaabot ng tulong, pagkain, inumin, gamot doon sa mga pinaglakad ng sapilitan sa Death March, yung mga itiniit sa mga
internment camps at iba pa mga nangangailangan ng panahong iyon. So nakikita natin na may mga parallels, may mga pwede pa rin tayo maging magiting sa paglilingkod sa hukong sandataan, pwede pa rin tayo maging magiting sa pamamagitan ng pagiging mabuting lingkod bayan, pagiging mabuting officer ng pamahalaan sa ating paggalang at pag-cooperate sa mga frontliners natin, mga doktor at nurse, yung magkakaroon man ng hamon na naman ulit sa sakit, at yung sa pamamagitan ng pagkakawang-kawa sa ating mga kababayan sa panahon na gipit, sa panahon na may inflation at feeling natin, wala tayong excess na pwedeng gamitin para makatulong sa kapwa. Nawa maging halimbawa yung kasaysayan ng ating mga nilito para maging magiging tayong saksal. With that, maraming salamat, Ginoong Eupemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Mga kabumbo, mga ka-Star Nation, matapos nga ang fall of Bataan na siyang bahagi ngayon ng ginugunita natin na Araw ng Kagitingan, ay naging masidhi ang paghahanap ng katarungan at ng tagumpay ng ating mga kababayan, mga sinaunang Pilipino na siyang lumalaban doon sa mga dayuhan. Kaya naman ay bumalik din sa ating bansa ang nangako na si General Douglas MacArthur na siya'y babalik upang tulungan ang mga Pilipino. Narito naman ang ilang parte ng kanyang naging talumpati. 2 years ago, when I landed on your soil, I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Tonight, I repeat those words. I shall return. Bagian ng naging talumpati ni General Douglas MacArthur sa kanyang pagbabalik matapos ngang manatili doon sa Australia, kaugnay pa rin ang pagpaplano upang mapalaya ang Pilipinas mula sa kamay ng mga Hapones. Bombo Foreign Exchange Update. Ngayon po mga kabombo, ay piyesta opisyal ang palitan ng ating foreign at local currency. Narito, katumbas ng isang US dollar ay umaabot ng 56 pesos and 49 centavos. Yung Hong Kong dollar naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay 7 pesos 22 centavos. Yung Singaporean dollar pumapalo ng 41 pesos 93 centavos. At yung Saudi Arabian Rial ay may katumbas na 15 pesos 8 centavos. At ang euro ay nasa 61 pesos and 32 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Tuloy-tuloy lamang mga kabombo sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines at sa Facebook Live. Matutunghayaan ang mga programa ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas at Bombo Radio Calibo, pati na ang Bombo Radio Tacloban. At mga kabombo, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng orasyon perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo.